Hello guys, magandang araw sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring sa fire alarm. Ito yung basic na pag-wiring niya guys, yung diagram niya. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon, tuloy natin ito guys. Yung kung paano mag-wiring sa fire alarm natin. Ito yung ano natin, smoke detector. Halimbawa ito. Yan. Tsaka ito, manual call point. At tsaka bell, strobe light natin. Ngayon, paano ba mag-wiring nito? Mula tayo sa fire alarm panel natin. Pagdating dito sa SD number 1 natin, in siya. Yung unang papasukan. Tapos paglabas naman ito, out siya. Susunod sa sumunod na devices natin, in naman siya. Tapos paglabas niya, out siya. In naman siya. In, out, in, out. Ganun lang yan guys. In and out lang yan. Naka parallel sa yung ano natin, yung connection. Tapos naka ring circuit siya. Papunta dito sa fire alarm panel natin. Naka-ring circuit siya. Ganon din dito guys sa ano natin. Ito ay detection natin yung sa devices natin. Ito pag sa alarm natin, sa bell at saka strobe light. Ganon din yan guys. In and out. In and out. Tapos return. Papunta sa EPCP natin. EPCP fire alarm panel natin. Tapos yung supply niya na, supply ng ano natin, ng fire alarm panel ay 220 volts AC. Tapos pag pasok niya rito, yung out input niya sa fire alarm natin panel is 220 AC. Pag pasok niya rito sa fire alarm natin, magiging DC na siya, 24 volts, kasi dumaan po siya sa ano natin, sa step down transformer. Step down transformer to bridge sa rectifier natin, magiging 24 volts na ito yung supply ng ano natin, ng mga devices natin. Ganun ito guys, kagaya sa sinabi ko, magmula dito, may polarity tayo, red is positive, black is negative. Ganun lang yan guys. Ganun lang kadali yung pag ano natin sa atin, sa fire alarm natin, pag wiring nito. Ang ring circuit, kagandahan ng ring circuit, pag naputol dito, yan, halimbawa putol dito, may supply pa rin siya na nanggagaling dito. Yan. Mula dito sa in natin na una, papunta dito, pag pinutol dito, may supply pa rin siya dito. Pag naputol ito, may supply pa rin sa lahat. Ayan o, pag pinutol mo dito, halimbawa, ano natin, takpan natin to, halimbawa, ito yung ano ko, yan, naputol yun dyan, halimbawa yung ano ko, yung battery charger ko, naputol dyan, ito yung supply natin, meron pa rin, kasi naka-ring circuit siya, ito yung SD1, SD2, SD3, SD4, SD5 at saka 6-7, mayroon pa rin isang supply kasi naka-ring circuit siya. Yan ang kagandahan ng ring circuit connection natin. Pero pag naputol na rin dito, putol ito, albo pag naputol din dito, dito naputol, ito yung tatlong devices natin, wala na siyang supply, pero yung apat may supply pa rin siya guys. Yan kagandahan ng ring circuit connection. Kaya lang magastos ito sa ano natin, sa kable, kasi iikot mo pa yung kable. Pero kagandahan naman ring circuit, stable yung supply niya ng current na pumapasok yung voltahe dito sa ano natin, mga devices.
stable siya dahil naka-ring circuit connection siya. Hindi kagaya sa conventional na pag sa conventional, pag naputol dito, kasi guys, wala na ito, hindi naka-ring circuit, nakadiretso lang yan. Ganyan lang, hindi bumabalik, wala sang return. Sa conventional, pag naputol dito, ito, wala na to, yung dalawa. Ito na lang yung dalawa. Hindi kagaya sa ring circuit, pag naputol dito, yan, mayroon pa rin itong tatlo. Pero makikita nyo dito, mayroon pa rin ito lahat. Pag naputol dito sa gitna yung nilagyan ko ng ano na battery bank ko, mayroon pa rin itong apat na supply. Kahit naputol dito, may supply pa rin itong 7 natin na devices. Ganon din dito guys sa ano natin strobe light. Ganon din yan ang ano, naka-recircuit din yan. In and out din yan. In sa dito, paglabas out, in naman sa sunod na devices. Paglabas niya, out siya, in na naman sa sunod. Paglabas niya ulit, in. Paglabas niya ulit, out. Pagpasok niya, in. Paglabas niya ulit, out na siya. Tapos ito yung pinaka-return natin. Lagyan natin ito ng plus. Ito yung positive. Tandaan nyo guys, lagi may battery yan. 24 volts, dalawang 12 volts. Magiging 24 volts yung mga supply ng ano natin, yung mga devices natin. Tapos guys, ito sa addressable. Ano ba ang tinatawag na addressable? Ibig sabihin ng addressable, kung saan siya naka-address. Dito siya, halimbawa naka-address siya dito. Pag nag-alarm dito, matutukoy kagad kung saan siya. Kung SD number 1, SD number 2, SD number 3, MCP number 4, SD number 5, SD number 6, SD number 7, matutukoy kagad ng panel natin. Parang ano yan, wala pa yung nagkaiba yan guys sa kung saan tayo nakatira. Naka-address tayo. Matutukoy kagad kung saan tayo nakatira. Ganon din ito yung mga devices natin. Ganon katalino ang addressable devices natin. Hindi kagaya sa conventional na makikita mo lang, malalaman mo lang na may alarm dito sa panel natin, pero pupuntahan mo siya kasi halimbawa na sa first floor, dami sa halimbawa sa building kayo first floor. Sa first floor na yun, marami kayong devices doon. Isa-isahin nyo yun kung saan siya. Pero dito, mabilis nyo lang siya matukoy dahil naka-address siya dito sa ano natin, sa panel natin. Ganun lang yung kagandahan ng ano natin, ng para alarm addressable natin na system pagdating sa para alarm. Ganun lang ito guys, tandaan nyo lang, ganito lang yung ano natin, in and out, in and out, in and out, parallel sa yung connection. Tapos naka-ring circuit siya. Ang ano natin, ang cable natin na ginagamit dito pag sa ano, pag sa detection is ano siya, 16 EWG, American wire gauge 16 EWG. Pagdating naman dito, iba naman cable nito. Malaki ang cable natin dito, yung ginagamit na ano, 14 EWG. Magkaiba sa dito sa ano natin sa detection, 16 EWG American wire gauge. Karamihan na ginagamit sa ano nito na cable ay built-in. Kagaya nito guys, oh, yung built-in yung tatak. Ganun yung ginagamit dito na ano na cable. Tapos may polarity sa positive is red, negative is black. Ganun lang guys, tandaan nyo lang guys ha, ito lang yung ano niyan, yung connection. Pag naka-ring circuit tayo, tapos naka-parallel siya, naka-parallel yung ano niya, yung connection niya dito sa ano natin, mga devices. Sana nakatulong ito yung ano ko, yung video ko sa mga beginners na ano, na mga nagtatrabaho sa paralam, na ganito lang yung pag-wiring nito. Lagi nyo tandaan guys, in and out lang siya, tsaka ring circuit connection tayo. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon.
Hanggang sa muli, paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night.